Hey guys, it's Mads and welcome to my channel. For today's video, papakita ko sa inyo ang mga favorite skincare products ko. I'm now 37 weeks pregnant. So, itong mga products na pinapakita ko is safe siya for pregnant women, breastfeeding mom, and sa mga may sensitive skin. So, itong lahat ng papakita ko, they are approved by my OB. But if you're in doubt, you can ask your own OB or your dermatologist. So, in any order na lang to ha. Pero, start tayo dito sa skin, makeup remover. So, yung makeup remover ko is, wait lang. Focus natin. Ayan. Coconut Lip and Eye Remover from Skinic. Isa siyang, Korean product. The best siyang pantanggal, lalo na ng mga waterproof mascara. Kasi, yung isang ginagamit ko, isang favorite ko din na hindi ko maipakita ngayon kasi naubos ko na kagabi, hindi pa ako nakakabili, is Garnier Micellar Water. So, yun kasi, pag ginagamit ko, hindi natatanggal masyado yung mascara ko, tsaka yung eyeliner, and sa lips, mahirap tanggalin. Pero maganda rin siya. I recommend that one too. Pero ito, maganda siya. Kasi isang swipe mo lang ganyan, hindi ka na mahirapan, hindi na magagasgas yung under eye mo. Kasi yun yung gusto natin i-avoid. Kasi nakaka-wrinkles siya. So, ito, maganda siya kasi parang may combination siya ng oil and water. So, soft siya sa skin. At ito yung gusto ko. Tapos, mild siya dahil made from coconut. And then, super dali niyang pantanggal ng makeup. Pero yung micellar is okay din sa akin. Kasi parang water lang siya na may konting bubbles. Ayun, kaya gustong-gusto ko rin yun. Second, ito from Human Nature. Ito ko lang sa inyo. Ayan. Human Nature Nourishing Facial Wash. Mild and gentle, hypoallergenic. So, this one is yung tomato. Meron din kasi ng for acne, tsaka for dry skin. So, itong pinaka-bet ko is pwede siya sa oily skin, tsaka sa dry skin. So, yung skin type ko is combination of dry. Dry sa cheeks, tsaka dito chin area, tapos oily siya sa T-zone. So, maganda ito guys, pero hindi siya mabula. Para siyang yung sa facial wash ng Olay, pero maganda siya kasi pag ginamit mo, moisturize pa yung skin mo, hindi natatanggal yung natural oil ng mukha mo. So, maganda siyang gamitin, tapos pag after mo siyang gamitin, parang moisturizing skin mo, tapos parang nag-rosy yung cheeks mo. So, next is yung toner naman. So, compare siya nung facial wash natin kanina. Is ito, Human Nature din. Oops. Ayaw mo focus, guys. Sorry. Ayan. Human Nature Face Toner in Mild and Gentle Care Tomato. Pang ano rin siya, pang dry skin and oily skin. So, hindi kasi matapang yung amoy nito eh. Kaya, gustong-gusto ko siya. Yung ibang toner kasi, kaya ayoko. Parang, ang tapang, parang sobra yung alcohol content niya. Ito is maganda. Tapos, 100% no harmful chemicals. So, yun ang gusto natin dahil buntis tayo. Kailangan natin isipin si baby. So, ayun, sa toner. Pag nag-toner ako, hindi na ako nagagamit ng scrub. Pero pag nag-scrub naman ako, hindi na ako mag-toner. So, sa scrub, ito yung gamit ko. By Human Nature din, kasi trusted kasi yung Human Nature, walang harmful chemicals. So, yun ang mga bet ko ngayon, dahil buntis nga ako. So, unahin natin ito. Ayan.
So, detoxifying, mask, and scrub. So, pwede siyang mask, pwede siyang scrub. Ang maganda dito kasi, yung beads niya, from fruit extract siya, unlike yung mga iba, na, halimbawa yung St. Ives, medyo malaki yung beads niya, tapos, hindi siya natutunaw, so, harmful siya sa environment. Ito naman, super fine nung beads niya, kaya, pag, ito yung ginamit mo, maganda siya dito sa may nose area, talagang matatanggal yung blackheads mo. So, ang paggamit dito, pag-scrub siya, ayun, parang regular scrub lang din siya, tapos i-wash mo. Pag mask naman, i-apply mo muna siya sa mukha mo within 3 to 5 minutes bago mo siya banlawan. So, ako yung ginagawa ko, ginagawa kong combination. Una, ina-apply ko muna sa mukha ko, tapos pag medyo nasip-sip niya ng konti yung ano, yung product, tsaka ako siya imamassage sa face ko, tapos babanlawan ko na siya. So, ganun yung strategy ko. Pero kayo, kung ano yung gusto nyo, carry lang. Next, ito, parang pareho lang din siya, pero hindi siya mask. Ano lang siya, scrub. So, purifying facial scrub. Strawberry naman to, guys, with real strawberry seeds. So, yung beads niya from the seeds of the strawberry, yung nasa labas, yung nakikita nyo. So, yun yung, scrub. Sa amoy niya, mild siya. Hindi siya amoy na strawberry. So, yun. Basically, kaya gusto ko sila kasi natural sila. Wala silang harmful chemical. Pwede kay baby. Tsaka, hiyang ko din sila, guys. As in, namo-moisturize yung skin ko. Ayoko si yung, nagiging dry yung balat ko kasi lalo na ngayon, summer, nababakbak yung skin ko. So, yun ang ina-avoid ko. So, ano pala? Ang paggamit ko dito, this one, ina-alternate ko siya once a week. So, once a week lang ako mag-scrub. More on toner kasi para ayoko rin magastos yung mukha ko sa kaka-scrub, diba? Na-avoid din natin yun. Tapos, ito naman pala. Ayan. Wait lang. Focus natin. Ayan. Is Aztec Secret Indian Healing Clay. So, kaka-start ko lang uli siyang gamitin kasi hindi siya recommended pag first trimester mo. So, nag-start lang ka uli ng 8 months, 9 months na ako ngayon. Ginagamit ko lang siya pag nagkaka-breakout ako. Like, kahapon, kasi, ayun, may pimples tayo. Tsaka dito sa ilong. So, ginamit ko siya yesterday. Kasi pag ginagamit ko to, guys, feeling ko, nawawala yung impurities sa mukha ko. Impurities, di ba? Yung dirt sa mukha ko, feeling ko talaga super nalilinis yung mukha ko. And, super na refresh, ganun. Kaya, gustong-gusto ko siya. Kumbaga, parang ito yung lifesaver ko pag may pimples ako. Kasi, super nagiging malinis yung mukha ko. So, after ko lang mag-toner or mag-scrub or yung clay mask, magamit ako ng ito. So, ayan. So, trending to ngayon, guys, eh. Jeju Aloe Eyes. So, yung sa akin is from the face shop. Kasi meron pang isa eh, yung fresh, from Fresh Skin Love. Pero, madali kasi siyang maubos. So, wala akong mahanap na stock. Ito naman, na bili ko siya sa Lazada, buy one, take one, $295. Mas mura yun eh, yung isa, yung sa Fresh Skin Love. $199 lang siya. Pero, okay na din kasi, buy one, take one, di nakamura din na rin tayo. So, ang pinakaiba niya dun sa regular na aloe vera, ito naman is white yung laman niya. Yung isa is transparent. Na-try ko na rin yung sa Human Nature. Yung sa Nature Republic, pero parang hindi ko maramdaman yung effect niya. Ito kasi, nawala yung dry skin ko, tapos parang bumabata yung face ko, ganun yung
yung effect niya sa akin. Lalo na ngayon at buntis ako, medyo nag-aano yung mukha ko eh. Ang tawag ba dito na? Nawawala yung glow. Ganon. Unlike yung sinasabi nila na pag buntis ka may pregnancy glow. Sa akin kasi parang hindi. So, nung ginamit ko ito, super gumanda yung skin condition ko. Naging moisturized and parang glowing. So, highly recommended ko siya. For all skin types siya actually. Sabi nila the best siya for dry skin. Pero, ginagamit din kasi siya ng asawa ko ngayon and he has an oily skin. Pero, okay din sa kanya kasi nababawasan yung pimples niya kasi prone siya sa pimples. Marami siyang blackheads and whiteheads. So, ang paggamit ko dito, nire-ref ko muna siya kasi maganda yung effect niya pag malamig. Parang siya, mag-close yung pores mo pag malamig kasi yung product. And then, i-apply ko na siya sa whole face ko. Ang pag-apply ko is medyo madami, tapos hinihintay kong ma-absorb niya. Ma-absorb na mukha ko, tapos saka ko siya dinadump ng ganyan. Para super ma-absorb niya talaga. And after nun, parang super moisturized yung skin mo, super mag-glow siya kinabukasan. Kaya love na love ko siya. Pag morning, ito naman ang ginagamit ko. Ayan. Oli Total Effects 7-in-1 Day Cream with SPF 15. So, super love ko kasi yung mga Oli products. Parang lumelevel na rin siya kasi sa Korean product. Ginagamit ko to since college days. So, ilang years na rin. May kamahalan lang siya. Itong maliit na ito is 150? 12 grams lang siya. Yung malalaki, worth 800 na ngayon. So, maganda siya kasi nakakabata talaga siya. Super nakakabata talaga ng skin. Kaya, bet na bet ito. Kung mag-i-invest kayo sa skincare, recommended ko ito. Kasi talagang mamimintay niya yung youthful glow mo. Yun, totoo yung nasa commercial, guys. Ito, try nito. Must try talaga siya. Tapos, ito naman, next. Ayan. Evian Natural Mineral Water. Isa siyang facial spray. Pwede siyang pang makeup base, makeup base, tapos makeup setter, tapos pwede rin siyang pag halimbawa gusto mo lang ma-freshen up, spray mo lang siya, halimbawa ka tapos mo mag-retouch, spray mo lang siya, maganda rin siya, or any time of the day, kasi pag ginamit mo to, parang feel, pampag-glow siya, kumbaga. Yun ang gusto ko sa kanya. Pag puyat ako, pag haggard na haggard ako, ito ang ginagamit ko at talagang nag-e-effect siya sa akin. Ni-recommend din ko din siya din sa friend ko, nakakapanganak. And dati sinasabi sa kanya na parang ang dry-dry mo naman at parang na-lotion ka na. Pero nung ginamit niya daw ito, ang comment na sa kanya is parang nag-glow na siya, blooming na siya. So, effective din talaga siya, guys. Gustong-gusto ko kasi yung may spray ngayon, yung may mga mist. Next time, ang gusto ko naman itry yung aloe na ganito, aloe vera mist. Pero this one, it really works for me. Parang water lang din siya, water-based. Na parang may magical effect. ganon ang niya sa akin. So, this one is a must try din. So, yun lang guys. Hindi naman ako ma-pimples. Manunal lang. Ayan. So, sana magustuhan nyo yung mga products na ito. Sana maging effective sa inyo, like sa akin. So, that's it guys. Yun ang mga favorite skincare product ko. I highly recommend it. Sana matry nyo and sana maging effective sa inyo. Sana magustuhan nyo. And dapat kahit buntis tayo, mag-glow pa rin tayo, diba? So, thank you for watching. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko and click that notification bell para notified kayo every time na may bago akong upload.